lang. Ano lang, alala kayo pala yun. Tuloy kayo sa bahay. Ang aga na naman pumunta rito ah. Tuloy kayo. Hindi, tuloy lang. Tuloy lang po kayo. May upuan po ah. Pasensya na kayo ha, medyo masigit ng talagang bahay. Hindi, may kuponin pa ako ha. Dito kasi wala nang nagpapa-opa dito eh. Yun mga isang buwan, mga isang libo lang. Sayang doon ba? Oo. Ano, gusto niyo ba ma-i-tour ko kayo sa buong bahay natin? Gusto nga pala, ito yung kusina. Dito, dito ba nang to? Dito yung CR. Ayan, may tubig naman. Pero kung gusto nyo lagyan ng tubig yun, may lahat ng water. Tsaka nga pala, ito yung ang lababo na po nasira. Ayan, kung itapaayos nyo, maamil din yun siya. Pero... Hala, dito na mo pala yung ano, yung rooftop, papuntang rooftop. Dito yung hagdan. Mia, kung gusto mong magsampay, pagkatapos mo muna ba, dito ka lang sa taas, ha? Huwag ka magsampay doon sa kwarto mo. So, dito ka lang talaga magsampay. Okay ka lang dito, Mia? Okay lang naman po. Sige, Mia, may iwan na kita dito. Uwi na ako. Mag-ingat ka dito, ha? Ano nga pala pangalan mo? Ako pala si Mia. Nasaan ka? Taga Quezon City ako, ikaw? Taga Iloilo ako. Baguhan ka lang dito, di ba? Oo. Sige, pupunta muna ako sa kwarto. May gagawin pa ako. Sige. Diary.
Ah, Iha, may tatanong lang ako. Baguhan ka lang dito. Ah, oo pa. Saan pala, Iha, yung bahay nyo? Ah, dyan lang po, o. Iha, kailangan mo mag-ingat sa bahay na yan. Dahil ang bahay na yan ay pinamamahayan ng masamang espiritu. Dapat, tuwing pagsapit ng dilim, kailangan mo magtulong sa iyong kwarto. Bakit ho? Dahil sa bahay na iyan ay may nakatirang isang mag-asawa na nagngangalang si Kayako yung babae at Takiyo yung lalaki. Sila ay masayang nagsasama sa isang bahay ngunit may isang bagay na hindi nalalaman si Takiyo kay Kayako. Ito ay noong nasa kolehiyo pa lamang si Kayako ay nagmahal siya ng isang lalaki. Ngunit tinanggap ni Kayako na hindi siya mamahalin ng lalaki kung kaya't nagdesisyon siya na magsulat ng mga journals para sa kanyang mga nararamdaman. Han? Itinago ng mainam ni Kayako ang mga journals ngunit nakita at nabasa ito ni Takiyo. Tumakbo si Kayako sa bilis ng kanyang makakaya ngunit naabutan siya ni Takiyo at itinulak siya nito na siyang dahilan ng paguntog niya sa gilid ng hagdan at pagbali ng kanyang buko-buko. Nasaktan at hindi makatayo si Kayako kung kaya't sinimulan niyang kaladkarin ang sarili pababa ng hagdan na nag-iwan ng bakas ng dugo sa kanyang dinadaanan. Dahan-dahan siyang sinusundan ni Takiyo habang nakikita siyang nagdurusa sa sakit. Nang marating na ni Kayako ang pintuan ay hinawakan siya ni Takiyo sa pamamagitan ng paghila ng kanyang buhok pataas at binali ang kanyang ulo. Matapos patayin ni Takiyo si Kayako ay nagpakamatay rin ito. Ang kaluluwa ni Kayako ay naghihiganti. Ang sinuman na pumasok ng kanyang bahay ay kanyang pinapatay. Ang tanging paraan lamang para matalo si Kayako ay ang wasakin ang ginawa niyang journal. Ah, sige, Iha, mauna na ako. Maraming salamat po. May narinig na ba kayong kwento tungkol dito? Tungkol saan? Tungkol sa babaeng namatay dito? Wala naman. May narinig ba kayo? Wala naman. Ganun ba? Sige, aalis na muna ako. Sige. Sino yan? Nandiyan po ba si Mimi yan? Wala siya, pero may pinatanggihan siya sa'yo. Oo, yung opa. Kulit ko na sana. Ito nga pala. Sige. Wag. Gusto ko pang mabuhay. What?